Fanatics, welcome back to my channel. And for our today's video, noong nakaraang araw nga po ay ibinalita ko nga sa inyo na dumating na po ang mga tablets na gagamitin ng ating mga elementary and high school students na nag-aaral sa pampublikong paaralan dito po sa Pasig City. At ngayon naman, may panibagong good news ako sa inyo dahil dumating na nga po ang mga laptops na gagamitin ng ilan sa ating mga junior high school, senior high school, TVL, ICT, at ilan pong mga public school teachers natin dito po sa Pasig City. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Ito ay makakausap na po natin ang head ng Central Supply Management Division na si Sir Gilbert Malcolm para malaman ulit natin kung ano nga ba ang nilalaman ng mga laptops na ito at kung ilan ang pinurchase ng Pasig City at kung sino-sino po ang makakatanggap ng mga laptops na ito. Okay, isang magandang umaga po, Sir Gilbert. Ako po muli si Kerr TV at ngayon po ay the last time po na na-interview ko po kayo, it's all about tablets po na gagamitin ng ating mga elementary students and high school students na nag-aaral po sa public school ng Pasig. So now, sir, dahil balita ko dumating na nga daw po yung laptops, tama po ba? Tama po. Balita po yung ating mga laptops. Okay. Ngayon, sir, ang question ko po is, sino-sino po yung magiging beneficiary or gagamit po ng mga laptops na ito? Mga laptops na ini-expect po ngayon dito sa ating warehouse, sa ating bonding area po, ay ito po yung ibibigay po sa mga graduate students po at mga teachers. So, kasama na po rito yung sa junior high, senior high, tapos po yung sa extra po ng technology na students at yung ating mga teachers po. So, ang magiging beneficiary po pala is junior high, senior high, and also the teachers po. Okay. Ilan naman po, sir, yung na-procure po ng Pasig City po na laptops? Ang na-procure po ng ating city ay nasa 5,000 piraso po o 5,000 units po ng Lenovo ThinkPad laptops. Tapos, sir, sa ating pong mga deputized inspectorate team, ano-ano naman po yung ginagawa nila to ensure po na nasa tamang quality po yung laptop na gagamitin po ng ating mga pasigenyong estudyante at mga teachers po? Ngayon po, makikita niyo dyan na yung pong ating mga deputized inspectorate team ay sinusuri po nila yung physical po na kondisyon nung laptop kung yun po ay yung tama po ba doon sa purchase order as well as po yung kanyang po operation system na nagpapagana po doon sa laptop at yung kanyang specs po ay nagpo-confirm po ba doon sa
nakakuha o naka-award po sa purchase hotel sa supplier. And then po, pagka po na nakita po nila yun, okay na po yung physical at yung software, dadalhin po yun doon sa mga mag-install po na software. Doon po sa part po ng nanalo po sa kaya, upang malagyan po ng mga program na kailangan po based po doon sa requirement po ng Department of Education. Okay po. Sir, pag binigay po ba natin ito, pag dineliver po ba natin sa bawat schools at sa mga estudyante, meron na siyang ano, may Microsoft ano na siya? May... Ano po yan? Yung pong mga laptop po natin, depende po sa requirement. Kasi nga po, may pangangailangan po yung bawat po na grupo o yung sabi ko nga po yung mga kategorya na junior high, senior high, first. Yung po, iba-iba po yung mga naka-install po doon. Pero, syempre po, nilagyan po ng software, mapapakinabangan po yun tayo po sa pangangailangan nila. So, ready to use na rin naman po pag naibigay po sa kanila yan. Okay. So, ulit nga sir, ilan po yung total po na na-procure po ng City po na laptops para po sa Pasigueño po? Ang laptop po na na-procure po natin ay nasa higit po 5,000 units. 5,000 units na. Yun lang po ba yung na-deliver or yung lahat na po yun? Ito yung kabuuan. So, yung pong na-deliver naman po natin sa September 25 po, yung kahapon po. Opo. Ay nasa around 3,888 units po yung dumating po. Uh-huh. So, konti na lang po yung inaantay po natin para po makompletion na po sa 100% delivery. Wow! So, hanggang kailan naman, hanggang anong oras naman po yung operation nyo dito, sir, sa ginagawa po ninyo? Ito po ng ating basic po na working hours, yung pong 8 to 5 po para po sa ating mga deputy inspectory team. Pero siyempre po kung nagkataon po na kailangan po talaga natin i-extend kaya po sa mga suppliers na nanalo, ay sila po yung mga nag-install na software ay hanggang alas 8 po sa atin. Message naman sir, ulit po, sa ating mga estudyante na maswerteng makakatanggap po ng mga laptops po nito para sa kanilang online class, sir. Amin lang po mensahe po ulit sa part po kami ng City Government of Pasig. Siyempre po, ito pong mga efforts na to ay sa pangunguna po lagi ng ating mahal na mayor, Bico Soto. So, sa amin lang po, dito ginagawa naman po namin ng lahat, Pasig City LGU, tsaka rin po yung DepEd, upang makapagpatuloy po kayo mga mag-aaral sa inyong pagtahap po sa inyong magandang pinabukasan. Inaasahan lang po namin na sana po magamit po natin ito sa kanyang purpose na ma-maximize po natin yung learning despite po ng dinanas po natin yung dinadaanan sa kasalukuyang pandemic upang hindi lang po tayo mahinto dahil po iniisip po lagi ng ating mahal na mayor ang inyong kapakanan. One last question, sir. Kailan po kaya yung expected po na ma-deliver po ito sa bawat school at matatanggap ng ating mga estudyante, sir? Once naman po tayo, meron na po tayong turnover. Siguro as soon as possible naman po ay makapagsimula na po tayo by Monday na distribution din po. And then patuloy na po hanggang po sa target din po natin na hopefully bago na po papasokan, marami na po tayong makibigay po sa mga eskwela. Okay, sir. Maraming salamat, sir. Pwede ba natin paalalahanan din yung iba na ipakiingatan ng mabuti po yung laptop po na ibinigay po sa kanila, na ibibigay? Po, siyempre po, dahil mga ng ating sinabi, ang ating mayroon po talaga ay malaki po ang malasakit para po sa mga Pasigueño, sa mga mag-aaral, at sa mga magulang. Yung po din po binili po ng ating city, siyempre po, kaya po ay mga buwis po ng mga tao sa Pasig na ating mga magulang. So, ingatan po natin yung ating pagkakaloob po sa atin ng mga units po ng tablet, laptops. Na sa ganun po, mapakinabangan po ito ng matagal. At syempre po, yung ating minimiti po, yung ating layunin na matuto kayo, ay mangyari po. Syempre, pag nasira yan, hindi tayo makapagpatuloy ng pag-aaral. Pero syempre, kung iingatan natin yan, hindi lang natin iniingatan yung mismong gamit, kundi yung mismo po kinabukasan ating binubuo para sa ating mga sarili, lalo sa inyong mga estudyante. Alright, sir. Marami pang salamat, okay, sir. Okay. Ngayon naman, nandito tayo sa isa sa mga deputized inspectorate team. At tatanungin natin sila kung ano ba yung ginagawa nila once na ibigay sa kanila itong laptop na ito. So, ma'am, ano po yung ano? Ano yung system na ginagawa nyo po dito sa laptop? Sina-check namin yung mga binababa sa aming mga laptop.
namin mga properties. Tama yun. Kompleto yung mga gadget, yung mga nag-isang box. Tulad ng mga ano po? Kagaya ng ano size niya, charger, memory niya, yung ano yung laman ng storage. O, ayun pala. So, may ano po ba ito? Charger? Check? Kompleto. So, ilang inches po yung laptop na yan, ma'am? 15 inches. Uy, 15 inches. Ang laki nun, ha? Tapos, patingin nga po, ayan. So, sinecheck natin kung gumagana sa lahat. Yung mga keypad, gumagana po ba lahat ng keypad? Finger. Touchscreen ba yan? Hindi naman. Hindi siya touchscreen yung ano. Ah, hindi. So, usual laptop. Pero, ilang core ano na yan, ma'am? Core i5. Ang taas na yan, ha? Ayan, so ano pa po yung... Windows 10 na din. So ano pa po yung ano yung ginagawa niyo po bago po niyo ibalik doon sa ano? After dito namin, binibigay namin sa mga nag-check ng para sa antivirus. Then after doon, i-inspect nila ng mga antiga MIS bago sila mag-site. Tapos ipapak namin again, then lalagyan namin ng pass. Okay. So yan, so, para ma-assure na pag may ganyan na, pag may sticker na ganyan, ibig sabihin, nakapasa na po sa inyo. Pumasa na sa... okay. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Ngayong umaga ay makakasama natin si Sir Jeff Brosula, ang project manager ng Radenta. So ngayon kakausapin natin siya regarding doon sa specs and software na i-install dito sa laptop na gagamitin ng ating mga estudyante dito po sa Pasig City. Hi, good morning, sir. Good morning, sir. Ngayon po, ang tanong ko lang po, ano po yung assurance, ang magiging assurance po ng ating mga estudyante na talagang quality po yung laptop na gagamitin nila? Gusto ko po sabihin sa mga estudyante natin na they will be using a branded laptop. Ito po ay Lenovo. Wow! This high quality laptop. It's been around in the market for so many years. Yes, it used to be named IBM. Yes po. What's IBM, sir? International Business Machine. Yun pala yun. It used to be an American brand. Tapos po, so yung Lenovo. Tapos po yung specifications po nung laptop na binili ng Pasig City Hall para gamitin ng mga estudyante, ay masasabi po natin na mataas po. You can see you're using i5 10th generation yung CPU. Yes po. Tapos yung hard disk po nito, SSD, napakabilis po nun. Plus may kasama po itong external na 1TB na hard drive. Ay, ang laki! Opo. And yung mga softwares po na patatakbunin po natin dito, ay sinigurado po natin na gagana. Opo. Unang-una pong nilalagyan natin dito para sa protection ng mga estudyante, antivirus. Meron na po yan, sir. Pag na-receive po nila, may antivirus yes, na po yun. Yes, may antivirus na to. And some of the units will have Microsoft Office. Yes po. Opo. Meron na rin yun, sir, pag yes. na-receive nila. Yes. Para hindi na nga naman sila mag-avail pa sa hindi nila isipin. Yung mga laptops ng mga senior high school, lahat po yan may Microsoft Office. Yes po. Ngayon po, para doon naman po sa mga junior high school laptop, may mga piling PC po na may Office. At meron din pong naka-install na software for multimedia or animation. Ito po yung Adobe Creative Cloud. Yung mga laptop naman po na gagamitin ng estudyante natin para sa programming, meron pong Visual Studio. So magkaiba po pala yung mga software na ini-install niya sa bawat mga estudyante. May tatlong category po ng laptop. Para sa senior high school, junior high school at saka yung TBL ICT. Opo. Iba-iba pong software ang install sa bawat category. Meron din po ba, di ba alam ko po na magkakaroon din po ng laptops yung mga teachers po. So, same software din po yung install nyo po dun sa kanila? So, ngayon po, yung mga laptop ng teachers, wala po kaming install na software. So, ang ginagawa lang po dun ngayon, to ensure yung quality, nagko-conduct po sila ng physical checking kung may damage, may crack yung unit. Tapos po, power on test. Tapos, dun po sa power on test, makikita namin na kung yung laman ng PC ay ayon doon sa binili ng Pasig City. Okay po. Sir, CPU, memory, hard disk. Wow, sobrang ang solid ng mga estudyante. Grabe. High-end po ito at pagka ngayon po, kahit ano man pong gadget, kapag hindi hinihingatan, madaling masisira. Yes po, opo.
mga estudyante ng Pasig Public High School, ingatan po natin ang mga laptop at tablet na pinubayad ng ating pamahalaan. Ng pamahalaan natin. Ayun, so ano pa po kaya ang ating short message, sir, para po sa mga estudyante na gagamit niyan, na makaka-receive, na gagamitin nila sa kanilang online class? Okay, unang-una, pasalamatan ninyo ang pamahalang lungsod ng Pasig. Yes po. Dahil nag-effort po sila na in a short period of time, nag-effort po sila na ma-provide sa inyo kamang October 5 itong mga tablet and laptop para magamit po ninyo for distance learning. So, pag-ingatan po natin ito. Okay, bilang kayo naman din po ang nanalo doon sa bidding ng software, sir. Ano po, any message po sa ating Mayor Vico po at sa Pasig City po? Tulad po ng pamahalaang lungsod, kami po sa Radenta ay committed na matapos po itong, ma-deliver po ito from September 27 or 29 para po, pagdating ng October 5, hawak na po ito ng mga estudyante. So, we are working double time para po ma-install lang lahat ng software, yung mga junior, senior high school laptop at saka yung mga PBL laptop. Okay, sir. Maraming salamat po. Kung pwede nga lang sana na makikita kami ng sample kung paano nyo ini-install yung yung software na yun Okay lang po ba? Pwede po yung sample, makikita nyo po ito nag-install. Kasi sir, nag-install na po siya. Opo. So ito na po yung actual installation ng software. Opo, makikita niyo po ang ini-install dito ay ito po ay laptop para sa mga PBL ICT. At ang mga install po dito ay puro antivirus. Okay po. So meron po tayong 16 technical people. So ito po yun sila. So hanggang anong oras po yung working hours na dito, sir? Originally po ang plano ay alas 8 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng hapon. Nihid the call of the mayor dito or both double time. Stem po namin yung work time hanggang alas 8 ng gabi. 8 a.m. to 8 p.m. Malista ko na rin. So far, sir, nung anong araw pa po kayo dito? Friday o Thursday? Ngayon na po. Thursday lang. So may mga natapos na po ba tayong na-installan na laptop, sir? Yes, sir. And based doon sa update namin kayo ng 10:30, ang average po namin is 70 laptops in 90 minutes. So marami na talaga. May ready to for deliver na po ba tayo starting po, next week? Yung natapos namin 70, pwede na po yung distribute. May label na rin po yung properties dito. Okay. Sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po. Thank you.